guys. Good morning. So, hello, guys. Yeah. Hello, guys. So, yun, kamusta na po sa inyong lahat? So, yun, magandang, magandang, magandang. Hi, guys. So, yun, kamusta po sa inyong lahat? At welcome back dito sa ating channel. So, ayun, guys. On today's video, guys, ako po ay magsishare sa inyo ng pamahiin at mga pampaswerte rin kung kayo man po ay merong tindahan o kung anumang klaseng business yan. Tindahan ko, meron ako mga pamahiin na ginagawa bago ako magbukas ng aking tindahan, bago ako pumasok dito sa tindahan, at bago ako magsimulang magtinda. So, meron ako guys mga pamahiin na ganyan at Everyday ko yun ina-apply kasi naniniwala ako na yung mga pamahiin na yun is makakatulong sa akin para ako ay pasukin ng swerte. At the same time is maraming benta, maraming customer every day. So, ayun, nakaset na yan sa aking isip na yung mga pamahiin na yun is kailangan kong i-apply every day. So, ayun. So, ayun, meron din ako mga pampaswerte. Ang alam ko nga may mga na-share akong pampaswerte sa tindahan or sa mga negosyo. But this time is, syempre, isishare ko pa rin sa inyo yung mga ibang pampaswerte na dapat meron kayo sa inyong tindahan. So, para tayong lahat is pasukin ng swerte, swerte, swerte. At maraming benta, maraming customer, maraming, alam nyo na yon. So, ayun guys, start tayo sa pamahiin. So, sa umaga guys, bago ako pumasok, okay, bago ako pumasok dito sa tindahan ko, kumakatok muna ako sa pinto. Although itong tindahan ko guys, hindi ko to sinasarado kasi tagusto sa sala ko. So hindi ko sinasarado yung pinto ko, pero bago ko ipasok ang aking katawan, ang aking paa dito sa aking tindahan is kumakatok muna ako sa pinto. Ito ko guys, ang unang-una kong hinahakbang dito sa loob ng tindahan is yung aking kaliwang paa. So, meron nag-share sa akin noon. So, mahilig ako sa ganun, sabi ko nga, yung isi-share, magsi-share, nabasa. So, ina-apply ko yun guys, kasi kung wala naman mangyayaring masama sa'yo, kung sakaling gawin mo yun is go ako sa ganun. So, may nagsabi sa aking matanda na kung ano, yun nga yung pagkatok at pagpasok na yun sa tindahan na una yung kaliwang paa, para maswerte raw yung iyong hanap buhay. So, ginagawa ko yun dahil matanda yung nagsabi sa akin. And sabi ko nga, wala namang mawawala kung itatry ko yung pamahiin na yun. So, ritual, every morning, bago ka magbukas is, yun nga, nagbubukas ako ng kandilang berde. Nagdadasal ako doon, guys. Nagabayan ako ng ating Panginoon. At nawa, ipagkaloob niya sa akin na yung araw na ito, maraming customer. So, pag marami kasing customer, maraming bumili, alam nyo na ang ibig sabihin nun, maraming kita, maraming benta. So, okay. So, yun. And then, pagkatapos ng mga pamahiin na yun, guys, ng mga ginagawa ko, is, eto guys ha, bago ko buksan yung tindahan ko ha, etong pamahiin na ginagawa ko. Kung meron kayo red na tela, napanood ko lang din po yan sa isa mga nagsishare ng pampaswerte dito sa YouTube. And then, sabi ko nga, totoo naman na yung red na tela or yung red na kulay is swerte. Especially sa mga Chinese swerte. So, kung meron kayong red na tela, papagpagan nyo guys yung inyong mga paninda. So, pagpagpagpag, wala akong red na telang hawak. So, hindi ko na paghandaan. Papagpagan nyo po yung inyong paninda. So, lahat yan. And then, bibigkasin nyo na swerte, swerte, swerte. Pasok, pasok, swerte. Mabili ako ngayon. Marami akong magiging benta. So, ayun. Paulit-ulit nyo yung sabihin habang pinapagpagan nyo ng red na tela yung inyong mga items. So, para mabili sila. Di ba po? So, ayun. And then, after that, nagawa mo na yun. Nakapag-pray ka na. And then, syempre, magbubukas ka na ng tindahan mo. So, ako eto guys, parang bintana lang na inaangat na ganun. Inaangat siya. Pag-angat niyan guys, so, sa isip mo guys, hingin mo na rin yung gusto mo na, yun na nga, pasok swerte, papasukin mo yung swerte. Lahat ng positibong pananaw at positibong pakiramdam guys, dapat meron ka pag binubuksan na yung tindahan mo. Kasi po, pag positive ang isip mo, at magaan, at
nakaset yung isip mo na marami kang benta, yun po kasi yung mangyayari. Okay? Huwag ka na magdagdag pa ng ibang nega sa buhay mo. Iisipin mo lang laging positive. So, kung positive ka sa pananaw mo, for sure, yun ang darating sa'yo. Yun ang lalapit sa'yo. Okay? So, lagi mong isip sa isip mo na ganito ang mangyayari ngayon. Marami akong benta. Maubos yung ganito ko. Lahat. Lahat ng positive, guys. So, huwag ka na mag-isip ng nega, ha? Okay. So, ayun. Pag habang binubuksan yung tindahan mo, nakaset yung isip mo na everything is okay at lahat ay magiging maayos. Kasama si God sa mga paghiling at pagdarasal. Okay? So, kasi si God pa rin po magbibigay ng swerte sa atin at gagabay sa'yo sa lahat-lahat ng gagawin mo every day. So, okay? So, ayun next guys, pag bukas, so, syempre, may bibili. So, pag may bumili guys, so, ang ipang aabot mo, so, pamahiin pa rin tayo ha, ang ipang aabot mo raw po ng iyong benta ay kaliwa. Okay? Kaliwa. Tapos, pag magsusukli ka naman, is yung kanan ang ipang-aabot mo ng pera. And then, yung buwena mano mo na yung bumili sa'yo, is igaganon-ganon mo, basta igaganon-ganon mo sa mga paninda mo. So, ihaplos-haplos mo yung iyong buwena mano para sabihin mo, buenas-buenas, suerte, buwena mano, buenas. So, ayun. Yun. So, kung makikita niyo, ginagawa yung pinapagpag yung barya. Ayun, yung barya, yung pera, yung benta. So, para swerte. Para mahawaan ng swerte yung iba mo pang paninda. So, ipapagpag mo yung iyong buena mano. And then, amangit ko, diba, pag abot ng bayad is kaliwa. And then, pag abot ng sukli, kanan. Kasi para daw po balanse yung paglabas at yung pagpasok ng kaperahan sa iyong tindahan. So, hindi puro labas. Pero okay lang naman puro pasok, di ba? Pero kailangan balance nga. May pasok at may labas. So, equal sila. So, ayun. So, syempre, pag may customer, add ko lang to. For sure, ginagawa to ng lahat. And which is very important na maging magiliw tayo sa customer. So, bukas mo, wag naman yung may muta ka pa, porque umaga, muta ka pa, nagmumuta ka pa dyan sa harapan ng customer. So, much better, ayusin mo na yung sarili mo. So, wala naman itong pinagkaiba guys sa papasok ka sa trabaho at sa magbukas ka ng sarili mong trabaho. So, mas maganda kung presentable ka rin haharap sa kanila. So, nakapaghilamos ka na or nakaligo ka na. So, nakapag-ayos ka ng sarili mo. Much better guys. Ito naman guys, yung isi-share ko na naman ngayon is pampaswerte. Okay. So, na-share ko na to na maglagay kayo ng asin sa harapan ng tindahan nyo or sa ilalim ng kaha. Pero much better kung dito mismo sa may harapan ng tindahan nyo, maglagay ka ng asin, sabit mo dyan, pwede namang sa plastic lang or ibalot mo ng red na tela. Kasi sabi ko, diba red is swerte. So kasi yung asin guys is napakagandang ritual nun para harangin yung mga negative. Yung mga negatibong pwersa na gustong pumasok sa iyong tindahan, pasok yung mga negative energy. So, medyo mabigat din sa pakiramdam at mabigat ang daloy ng kasalapian. So, yung asin is nakakatulong siya para po mablock niya o maharang niya yung negative energy na nagtatangkang pumasok sa iyong tahanan o sa iyong tindahan. Okay? Next is, maglagay din po kayo nung mga, alam niyo yung pusa yung gumaganong-ganon. So, yung subok na pampaswerte na yon. So, sa mga Chinese store, kung makikita nyo yung mga tindahan ng mga Chinese, kahit hindi nga Chinese eh, kahit Pinoy guys, ginagamit nila pampaswerte yung mga ganun. Yung mga figurine ng ang tawag dito, ng palakana, may coin. So, ayun. Huwag lang natin daw silang ilalagay sa mas mataas. So, much better na nakalagay sila sa level lang at hindi sa matataas na lugar. Kasi mas maganda kung naka-level lang or mas mababa nga raw po. Especially yung prag na may coin. So, ayun. Subok na subok na nakakapagbigay ng swerte at nakakahatak yun ng maraming customer. Kaya naman yung iba talagang hindi nawawalan niyang yung pusang gumaganon at yung prag o yung palaka na merong coin sa bibig. So, yun. Napakaswerte daw po nung kung meron kayong ganong naka-display sa inyong tindahan. So, ayun.
Huwag din natin kakalimutan, so ito another pampaswerte, na yung laurel ay nakakaswerte din. So, meron din akong video na nag-share ako na maglagay ng laurel sa iyong kaha at tiyak na dadami ang iyong benta. So, ako subo ko na yung laurel, guys. Kung mapapansin yung mga video ko, lagi sinasabi, napakabisa ng laurel o dahon ng laurel na pampaswerte. So, ayun. Maari kayong maglagay ng laurel sa iyong kaha, guys. O pwede nyong idikit. So, like nung shinare kong video na idinikit yung laurel sa may lalagyan ng pera. And then, naglagay ka doon na ng wish mo na at least 5,000 a day yung sales mo or depende sa'yo. So, pwede mo nang lakihan. So, walang masama doon. Kasi yun yung gusto mo at yun ang trabahuin mo. So, sabi ko nga, guys, no, hindi ka nagsulat sa laurel lang 1,000,000 pagkatapos uupo ka. You need to work, okay? Kailangan mong pagtrabahuan, kahit may tindahan ka, kung gusto mong kumita ng malaki. So, kailangan, andyan ka, focus ka. So, tignan mo lahat ng dapat mong ayusin sa tindahan mo. So, very, nandyan ka, very attentive ka sa mga customer, nandyan ka sa kanila. Pagbili, nandyan ka, hindi naghihintay customer. So, ganun, guys. So, for sure, yung liksi at gilas sa iyong hanap buhay is masusuklian ang swerte yan at blessing. For sure yan, sigurado yan, okay? So, ayun. Laurel, don't forget that. Maglagay po sa kaha ninyo. Pwede rin kayong yung laurel at the same time, asin, pagsamahin nyo sa isang baso, ilagay nyo po dyan sa mga sulok-sulok ng inyong tindahan. So, malaking pampaswerte din po yun. Makaka-attract din po yan ang swerte. So, laurel is swerte, and then yung asin po is, ayun na nga, siya yung nagbablock nung malas, nung negatibong enerhiya na nagnanais pumasok sa iyong hanap buhay. So, ayun. Pwede nyo silang pagsamahin. Lagay nyo lang sa isang glass. Basta babasagin. Tapos, yun. Tayo nyo doon yung laurel sa may ibabaw ng asin. So, effective pong pampaswerte yan sa inyong tindahan. And then, one thing. Merong iba. Ako rin naniniwala dito sa another na pampaswerteng isi-share ko dito sa tindahan. Is yung magsuot ka ng mga lucky charm mo, yung mga bracelet mo, yung mga bato-bato mo na, yung mga jade, yung mga agate, basta yung mga bato-bato na, especially yung birthstone mo na karamihan sa ibang tao nakakatulong yun. Sabi nga nila, ito, maswerte sa akin tong birthstone ko na to. Minsan maririnig nyo yan, so which is true, ako naniniwala ako doon, guys. Yung mga porcelas na mga lucky charm yan, tapos yung mga kung ano-ano pong sinusuot natin ng mga pampaswerte. So, ayun, naniniwala ako dun, guys. So, ayun, maganda rin na meron kayo. Pwede rin po kayo yung mga sinasabi kong mga bato, pwede rin po kayo maglagay dyan sa inyong tindahan, which is nakakahatak din po yun ng swerte para tayo magkaroon ng maraming customer at kumita ng maganda. So, ayun. Tapos, another pampaswerte. Alam niyo yung dahon ng as is, okay? Wala akong makitang dahon ng as is dito sa amin, pero insert ko dyan, yung itsura ng dahon. Alam nyo, guys, marami na akong narinig with regards na patunay na yung dahon na yan is talagang swerte. Swerte dahil. So, yung dahon na yan is ilalagay mo lang, pwedeng ilagay sa ilalim ng kaha, or isabit daw sa harap ng tindahan. As in, talaga naman daw na bonggang-bonggang swerte ang iyong makakamit pag merong kanyang dahon na as is. So, sana tama yung pag-pronounce ko. As is, so, ayun. Pero sabi ko, wala akong as is. Hindi pa ako nakakapaglagay ng mga ganun. Pero ito, another lang, dagdag ko lang din, ha. Pero hindi ko pa ito nasusubukan. Yung mga mutya na tinatawag nila, yung mga bahay ng alitap-tap. So, nababasa ko lang to sa FB. Gusto ko nga magkaroon ng ganun, eh. So, marami rin nagsasabi na swerte nga raw yung bahay ng alitap-tap. So, binabalot yata nila and then nilalagay lang din sa wallet o sa yung sa tindahan. So, maswerte daw. Nagiging mabili yung tindahan once na may mga ganun. So, share ko lang yun, pero hindi ko pa nasubukan, binanggit ko lang, pero hindi ko pa po nasusubukan yun. So, ayun, additional ko lang po sa inyo na baka magkaroon kayo ng interest. So,
So, yung mga pampaswerte na nilalagay natin, madalas yun na itong marinig, guys. Tulong, gabay, para tayo humatak pa ng karagdagang swerte. Aside from being na kailangan mong magtrabaho para makamit mo yung mga bagay na yan. So, andyan yung mga pampaswerte na yan na talaga namang makakatulong sa'yo. Basta naniniwala ka at alam mong ibibigay sa'yo. So, magtrabaho ka, trabahuin mo, sipagan mo pa. For sure, mabibless ka at marireward ka at siguradong makakamit mo yung iyong gusto, iyong nais. At ayun, minsan nga mabubulaga ka na lang na bigla na lang silang dumarating. So, yun yung tinatawag na swerte. Any swerte, any form of swerte, guys, hindi lahat pera. May mga bagay na ang swerte mo sa isang bagay. Hindi man siya cash. Ipagpasalamat, especially kay Papa God. Kasi siya yung nag-grant ng lahat ng ating mga wini-wish, ng ating mga nais. At lagi tayong mag-thank you kay Papa Jesus. Everything na magandang maganap sa iyo. So, kung hindi man agad-agad dumating yan, manalig lang tayo, maghanap buhay, magtrabaho, sipagan lang ng bongga, and for sure, lahat yan makakamit natin. Diba? So, hindi mo kailangang mapagod, huwag kang mapapagod, kasi hindi mo makukuha ang iyong gusto. Walang swerteng darating sa'yo kung tatamad-damad ka. Okay? So, ayun guys, yun lang po yung aking mai-share sa inyo. And then sana, kung meron din po kayong nalalaman na pamahiin na hindi ko binanggit, for sure marami pa yan guys. Okay, napakarami pang pamahiin at pampaswerte sa tindahan. So, comment naman kayo sa baba. Baka sakaling gawin ko yan dito sa tindahan ko para lalo pa akong swertehin, lalo pa akong magkaroon ng maraming customer. So, ayun guys, mag-end na naman ako ng video at ayoko magpaulit-ulit. So, end ko na dito yung aking video guys at sana po ay nakapag-share ako ng maayos sa inyo. So, okay. So, una sa lahat, palagi po tayo mag-pray at magpasalamat. So, ayun, paulit-ulit na naman po ako. So, ayun guys, end ko na yung aking vlog dito po sa pamahiin at pampaswerte sa ating tindahan o ano mang hanap buhay. So, ayun guys, bye-bye! See you on my next vlog. Paalam! Bye-bye!